て。Hello guys, so welcome to Nanay Karen and Tatay Chester Vlog. Kung hindi pa nga pala kayo subscribe sa channel namin, pindutin nyo na yung subscribe button at i-click nyo rin yung bell icon para ma-notify namin kayo sa mga videos namin. So, meron tayong renovation na ginagawa ngayon tungkol dun sa mini homeschool ni Ate Clay at saka ni Ali kasi magpapasokan na. So, pandemic, kailangan nating gumawa ng paraan para magkaroon sila ng space dun sa bahay na convenient para makapag-aral sila. So, ito yung naisip natin, itong bed nila. So, good thing, binild namin talaga to ng merong space sa ilalim kasi dati nila yung playhouse. So, i-convert natin to ngayon dahil syempre sa bahay natin, pag tiny house, kailangan yung mga space maximize. So, ito ngayon yung magiging mini school nila, itong ilalim na to. So, ihiwalay ko na rin itong vlog na to kasi maganda rin na mabigyan ko kayo ng tips dun sa pag-i-install ng tiles. So, hindi naman tayo ganun ka-professional, pero simple lang naman to. May mga ilan din tayong pinag-aralan na paano nga mag-install, how to's din. So, hopefully, share ko lang din sa inyo kung ano natutunan ko. So, first off, saan nga ba namin nabili yung tiles na to? So, kung hindi nyo pa napapanood yung vlog namin sa pinakamurang tiles, nandun yun. Ilalagay namin yung link sa baba at saka ito mag-pop din dyan. So, itong test na to, normally, mabibili nyo na ng around 29 pataas pesos. Yun yung pinakamurang nakita ko sa mall. Pero nabili namin to ng around 15 lang. Malayo dun sa normal price niya per piece. So, per box din namin siya nabili. Bumili na rin tayo dun ng pandikit. Ito. Mura lang din to, around 125. So, magamit din tayo syempre ng panlagay. Ito. Dapat yung mas maliit dito kaso di ako nakakuha eh. But anyhow, ang pinaka mahalaga talaga doon sa pag-i-install ng tiles is yung computation. Kasi minsan nalilito tayo ilan ba yung bibili natin or gaano kalaki yung magagastos natin. So yun yung ibibigay kong tips sa inyo. So bibigyan ko kayo ng tatlong tips. Syempre gusto ko madali lang. Kaya ang gagawin natin, una, yung madali. Ikalwa, mas madali. At ikatlo, yung pinakamadali. So, wala tayong mahirap na computation. Sobrang dali lang. So, meron akong props dito. Gumawa na agad ako bago ako magsimula. Ayan. Ups! Muntik pa mahulog. Ayan. So, siguro, mabasa nyo naman, no? Ito yung, kumbaga, manual nating computation. So, ito muna. Madali lang to, ha? Madali lang. Kasi ganito lang tayo kumuha ng paano mag-compute ng tiles. Okay? So, lapit ako ng konti, ha? Yan. So, halimbawa, ito yung floor area nyo. Yan. Meron tayong floor area na 8 feet. Ang length natin, yan yung L. And then, yung width natin is 4 feet. So, paano mo kukunin yung area nyan? Okay. So, ang area nyan is length times width. Oh. So, 8 feet by 4 feet. Okay. Simple math. Nako, dinugo na agad yung ilong natin. Asa na ba yung ano ko? Asa na ba yung pansulat ko dito? Nawala ako agad. Ano ba yan? Wait lang ha. Yan, sa baka sa tagpuan ko na, nalagay ko lang pala sa bulsa ko. Okay, so yan, length times width tayo. Ilan yun? 8 times 4. So, simple lang naman guys ha. Diyos ko, pag di pa tayo gumraduate dyan. 32 square feet. O, yun yung sign natin kasi feet yung ginamit natin. O, ngayon, ilan yung tile size natin? So, simple, sinimplihan ko na lang yung example kasi nga madali lang yung computation natin eh. 1 foot by 1 foot, yun yung size ng tiles natin. So, ilan yung area ng tiles? So, syempre, 1 foot din. Simple na lang, 1 times 1. Di 1 din. Okay, 1 foot din. Ngayon, ang pag-compute natin kung kailan yung kailangan tiles, is yung floor area, i-divide mo lang sa tiles area. Kaya FA divided by TA equals, ilan yun? 32, o dito na natin ilagay ha, baka mahirapan pa kayo. 32, diba, TA, floor area natin, divided by TA, tiles area, divided by 1. So, kailangan lang natin tiles dito is 32 pieces.
Ganun lang kasimple. Kailangan mo lang makuha yung eksaktong bilang. So, halimbawa, gawin natin konting komplikado, pero simple pa rin may computation natin. Kasi, hindi naman laging one by one yung ano natin eh, yung size ng floor natin, o ng tiles natin. Gawin na natin, palagay natin, 1.5. Okay? By 1 feet. Oh, okay. Yun yung tiles area natin. So, 1.5 by 1 feet, 1 foot is 1.5. So, yun yung tiles area natin. So, simple pa rin gagawin mo computation dun. 32 divided by 1.5. Ilan yun? 32 divided by 1.5. Ilan yun? So, 2 times 1.5, 3. So, 0 na to. 2 divided by 1.5, 21. So, mga around 21 pieces yung kailangan mo. Pero, ang reminder natin, mag-aalat ka ng around 5 to 10% na waste. Kasi may mga area ka na masasayang yung tiles eh. Kasi, syempre, hindi pantay o kaya alanganin yung sukat. So, mag-aalat ka talaga niya. Halimbawa mo, kung 21 pieces yung kailangan mo, bibili ka siguro mga 25 to be safe to 26 pieces. Kung dito 32, bili ka mga 36. So, meron kang at least 10% na sobra or 35. Na peraso. So, ganun lang kasimple. Okay? So, napakadali yung computation na yun. Yung iba, maguguluhan pa dyan. Meron pa daw po kasi pa L yung size namin. O, di isama mo lang sa computation yun. Kunin mo lang din uli ko ilang feet yun. Kasi ang mahalaga lang na makuha mo yung total area. So, kailangan, kung ilan pa ito nadagdag dito, meron ka pa uling 3 feet by 3 feet. O, di meron ka another 6 square feet. Diba? 6 square feet, ay, no, sorry, 9 square feet. Feet plus mo lang yun doon sa 32. So, meron ka ng 41 square feet. So, ang mahalaga na makuha mo yung floor area at saka yung tiles area. I-divide mo lang yung tiles area sa yung floor area sa tiles area. Makukuha mo na kung ilan yung kailangan. So, kung kailangan pa ng costing, o dahil alam mo na kung ilang peraso yung makukuha mo, di ba? 32 pieces, magkano isang tiles? 10 piso. O, di 320 kailangan mo, plus adhesive, etc. May iba pang costing yun. So, ganun lang kasimple, guys. Di ba, napakadali mag-compute ng kailangan mong tiles sa isang particular area o floor na lalagyan mo. Okay? So, yun yung madali. Okay? Buna tayo ngayon sa mas madali. Ito, hindi ka na gano'ng mag-iisip. Talagang pinaghandaan ko to kasi alam ko naman, gusto natin ngayon, madali lang lahat eh. Okay, pumunta kayo. Gumawa kayo ng cellphone o kaya ng computer nyo. Pumunta kayo din sa website na to. Okay? Meron tayong nakita dito na calculator. Okay? Ang puntahan nyo is yung i-type nyo lang simple tiles calculator. So, ang nakita kong pinakamaganda kasi maraming mga choices dun eh. Ito lang yung pinaka-legit na nakita ko. Simple tile calculator. So, makikita nyo na yan. Ang pinili ko dyan actually, hindi itong una na to, itong ikalawa. So, pag pinuntahan mo yan, yan, makikita mo to. Yan yung itsura niya. So, ito yung pinakamadali na nakita ko. At saka, meron din tong costing. At saka, iba-ibang sukat. So, hindi ka na mahihirapan kung inches, feet, meters, or centimeters, or yard yung gagamitin mo. So, una, i-input mo dito yung tile size. So, halimbawa, itong binili ko dito, pahaba to. O, gawin na natin yung kanina para di kay, para maniwala kayo dun sa binigay kong computation. O, ang ginawa ko kanina, diba, ang tile size natin, inches. 12 inch, ay hindi, sorry. Feet pala tayo. Sabi ko kanina, ang size nung tiles natin, 1 feet by 1 feet din. Yun yung length at saka width nung tiles. Yung i-cover nating area is ilan yon? 8 feet by 4 feet. So, meron tayong 8 feet. Okay, by 4 feet. Okay, so kailangan i-accurate nyo lang yan. Pare-parehas dapat kung feet na yung gagamitin nyo. Or kung halimbawa, magkaiba pa rin yung dimension ng size ng tiles nyo, pwede nyo palitan kasi depende yun makikita nyo sa store eh.
So yung gap size, dahil hindi naman tayo gagamit ng gap sa vinyl, so i-zero mo lang yan. Okay? Then yung box, optional din yan. Kasi depende naman, usually per box yan. Halimbawa ito, nabili ko 45 per box yan. So kasi minsan hindi sila nagtitingi. So isama mo na yan. Yung costing, so doon mo na yan malalaman sa store, malamang sa malamang. Halimbawa yan, so sabi ko sa inyo, maniwala kayo sa akin eh. 32 divided by 1, 32. Okay, so yan yung nakuha nating kailangang peraso ng tile. So mag-aalat kayo ng at least 5 to 10% more. So meron tayong 34 to 36 na tiles na kailangang bilhin. So halimbawa yung sinasabi ko sa inyong costing, ang budget mo per tiles, ano lang, 20 pesos. So magkano yung gagastusin mo? Okay, so gagastos ka, syempre i-convert mo lang into peso. Kung 20 pesos per tiles ka, kailangan mo ng 640. Ganun mo makikita yung budget na kailangan mo. Oh, di ba guys, napakadali. Kasi ganun na, i-maximize natin yung technology. Sayang naman eh, nandiyan na eh. Technology, gamitin natin para magpadali ng buhay. So kung meron tayong makukuha o mabilis tayong mag-research, so gamitin natin. So i-share nyo rin yan sa iba. O kaya, lagay nyo yung comment nyo kung may feedback kayo dyan. Pero for me, yun yung isa sa pinaka-friendly na calculator. Ngayon, meron pang pinakamadali. Diba? Meron tayo madali, mas madali. Ito, pinakamadali. Hindi na kayo mahihirapan talaga. Okay? Ang gawin nyo, pagpunta nyo dun sa bibilan nyo, sigurado, yung nagtitinda ng tiles, alam nila mag-compute. Okay? So, wala na kayong gagawin. Pupunta na lang kayo doon. Kung may pera naman na kayo o magpa-costing kayo, alam na nila yun. Malamang gumagamit din sila nito. So, may gagawa na para sa inyo. So, yun yung pinakamadali nating tip. So, yun yung tips ko guys para dun sa calculation natin ng tiles. Ngayon, dun na tayo sa actual na pagkakabit ng tiles. Okay? So, may pinakita na akong sample dito. May nilagay na akong konti. Pero syempre, another tip pa pala, pagpipili rin kayo ng tiles, lagi nyo i-consider anong kulay ba ng wall nyo, anong motif nyo, kumbaga mag-jive doon sa tema ng design ng kwarto. Okay, so ito yung napili namin, wood. So, ang kapakita ko talaga sa inyo dito, ano to eh, based lang to sa experience, so mag-comment na lang yung mga professional. Pero ito yung nakita ko doon sa ninong ko na gumagawa ng mga tiles, yung gumawa itong bahay. So especially, hirap na hirap din siya dito kasi hindi pantay yung sukat na floor. So ang tip niya lang, alam, makuha muna yung pantay na part. Papansin ninyo, yung wall namin, medyo hindi pantay, di ba? Kaya pagdating sa dulo, kung halimbawa, hindi mo siya ipapantay dito, di ba? Isisiksik mo siya pa ganyan. Ngayon, ang tendency nung vinyl mo, paling na siya pagdating dito. Diba? Hindi mo mapapantay. Pagdating mo doon, paling-paling na siya. Yan. Okay, hindi mo makukuha yung pinakatamang size niya pagdating dito sa bandang gitna. So yan, makikita nyo, pantay na yung floor ko. Kaya pag umabante yan dito, hanggang dito sa pinaka, kung saan ko lalagyan ng tiles, pantay na siya. So yun yung mahalaga na gagawin nyo para may basis. Tapos, ang paglalagay niyan, una doon, yan, halimbawa yan, diretso ka muna doon sa pinakadulo, tapos L. So, pwede kang mag-L doon, kung square yung ano mo, halimbawa, puro square lang na mga tiles. L, ano ka lang, maglay ka lang sumunod na mga tiles dito, bago mo ipababa. So, halimbawa, ito, yan. Susunod kong ilalagay dito, yan, dito ko siya ilalagay. Tapos, sunod dito, tapos sumunod dito, bago ako pumunta uli po ba? Ganon. Ganon yung natutunan ko. Pero kung may tips kayo or other na mga techniques, I know maraming professional dyan, please comment and share. Pero syempre, konting aesthetics din para hindi naman boring yung tiles natin. Kagaya nung ginawa namin doon sa DIY pagkakabit ng brick wall, gagawin din natin ng para hindi boring, di ba? Yung kailangan hindi pare-pares sa ganyan, yung salisalitan siya. Okay, ganun natin siya ilalagay. Yung para tiles-tiles din yung dating. Hindi yung isang diretso lang na linya ng vinyl yung isura ng floor mo. So, gamit lang tayo ng cutter. So, pumutol tayo niyan. Tapos, yung next mo, dyan. Tapos, another na buo uli. Para paglagay mo uli nung next naman dito. Ganyan. Ganda rin naman tingnan.
Yan, ganyan yung magiging itsura niya. Kailangan malinis mo na yung floor. Pero kami, ang pinaka-experience namin na iiwasan nyo, may maiwang mga bato. Kasi hindi nyo yung mapansin pag nilagay eh. Pero pag tagal-tagal, uumbok yun doon sa vinil. Pero syempre, kung mga wooden tiles o kaya yung mga concrete, so walang problema yun. Pero dito, kailangan talaga smooth. So kanina, pinunasan na natin to. Tsaka, winalisan natin para wala yung mga maliliit na bato. And, yung pag-aayos mo ng vinyl tiles, kailangan maitama mo na siya habang malambot pa yung pinakapandikit mo. Kasi pag natuyo na, hindi mo na mamumove-move yun. Yung mga maiiwang dumi, syempre maghanda kayo nung basahan nyo o panglinis para madali agad matanggal. Kesa naman na bumakat dun sa floor nyo, mas mahirap magkudkod. Pero pwede nyo naman gamitan ng mga ganito para matanggal din siya. Pero mas much better kung wala. Magsisimula na tayo ng paglalagay ng tiles natin. And kailangan, before nyo siya lakad-lakaran o magkaroon ng traffic, ang sabi, at least overnight. So, bukas, ready na to para dun sa paglalagay natin ng iba't ibang i-install natin dito. Natapos din natin yung pag-i-install natin ng vinyl tiles. So hopefully may natutunan naman kayo dun sa ginawa nating video. And syempre kung may mga additional comments kayo o based on your experience may share kayo sa successful installation ng mga tiles. O kahit hindi successful, ano yung mga tips na pwede natin gawin para mas ma-improve natin yung ka-install ng mga tiles natin. So welcome yun, i-comment nyo lang sa baba. And then, kung meron din kayong mga katanungan o kaya iba pang mga katulong na tips, i-comment nyo lang din. So, once again, si Tate Chester to. Hopefully, panoorin nyo rin yung buong vlogs namin. May tungkol dito sa paggawa namin ng mini school ng mga bata sa ilalim ng bed nila. And panoorin nyo pa rin yung iba namin mga DIY video at iba pa namin vlogs. Thank you for watching and see you on our next vlogs. Bye!